Sa videong ito, pag-usapan natin kung paano yung tamang pag-maintain ng ating panggilid or ng ating CVT, kasama na rito kung ano at paano yung tamang paraan ng paglilinis nito, kung paano i-check or malalamang palitin na yung mga pyesa nito, kung kailan at anong odo ba dapat tayo maglinis ng ating panggilid. Kasama na rin rito yung mga diskarte sa pagbabaklas or pagdi-DIY ng paglilinis ng ating panggilid. So lahat ng yan pagkatapos ng ating intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-usapan natin yung bago yung lahat, ano nga ba yung kahalagahan ng paglilinis natin or pag-maintain natin ng ating mga panggilid? So para po sa mga hindi nakakaalam, may epekto po sa performance, sa arangkada, sa takbo ng ating motor, yung kondisyon po ng ating CVT. So kung hindi man po natin ito nalilinis or hindi man po natin napapalitan yung mga dapat palitan na pyesa, is magkakaroon po ng pangit na performance yung ating motor. Maybe vibration yan, pangit na arangkada, pagdadragging, at kung ano-ano pang mga sakit ng ating motor na nagmumula minsan dito sa ating panggilid. So napakahalaga talaga na malinis natin ito or may check natin to at least man lang 5,000 to 10,000 odo para ma-maintain natin yung magandang takbo at mapahaba natin yung buhay ng ating mga motor. So para magkaroon po kayo ng idea kung linis lang or dapat nang may palitan, ito po kasing ating motor, yung aking motor, ay 6,000 odometer reading mahigit. So ayan, magkakaroon po kayo ng idea kung may dapat bang palitan na or linis lang yung kailangan natin gawin sa 6,000 odometer reading ng ating mga motor. Pero take note lang na nagbabari sa mga motor natin kung gaano kalala yung sakit, gaano kalalang paglinis, gaano kalala yung mga papalitan, gaano karaming papalitan. Depende sa paggamit nyo ng ating motor. Kaya naman, ituturo ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga dapat nating i-check kapag maglilinis na tayo ng panggilid. So start na natin. So pinakaunang step natin is tatanggalin natin itong cover ng ating panggilid. So bago yan, dapat malamig yung ating mga makina para hindi ma-lost thread itong ating mga bolt at tornilyo. So sa pagtatanggal ng cover, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung 8mm na bolt na tatanggalin. So gagamit tayo ng 8mm na T-wrench or Y-wrench para dito at counterclockwise yung pag-ikot natin. So kung mapapansin nyo, hindi sila pare-parehas ng haba, no? So ang kailangan nyo nalang gawin, tandaan nyo kung saan nyo sila hinugot para alam nyo rin kung saan sila ibabalik. Pero kung in case man na makakalimutin kayo, pwede nyo siyang ipesto kung paano yung pesto ng pagkatanggal nyo doon. So sa ganung paraan, hindi kayo malilito kapag binalik nyo na. Next na tatanggalin natin is itong cover na to at yung gagamitin natin ay Allen wrench na 5mm. So tatlo yan, isa, dalawa, tatlo. Then after nun, matatanggal na natin itong cover na to. Then sa pagtanggal ng pinaka cover, siguraduhin nyo lang na nakababa ito at sabay nyong huhugutin yung kaliwa at yung kanan natin. So dito pwede nyong sungkitin ng daliri dito or hawakan dito. Tapos sa kabila, susungkitin nyo rin dito. So dapat sabay nyong sungkitin para magaan yung mahugot. So yan, kung makikita nyo, mabilis lang mahugot. So kapag isa lang yung paghugot natin na ginamit, halimbawa dito lang, mahihirapan tayo kasi kung makikita nyo, may lock siya dito, may lock din siya dito. So kailangan sabay po siyang mahugot. So visual check, kung makikita nyo, medyo malinis pa naman. Pero nagdidepende yan sa kung ilang odo nyo binuksan yung inyong motor. Para magkaroon kayo ng idea, 6K odo, ganito na yung makakapa natin na dumi. So, ayan, may dumi na tayo, may debris na tayong nakita. So, yan yung naipong dumi sa panggilid natin. So, baka sa inyo makapal yan, kaya naman need na talagang linisin. Then, kung yung inyong motor is matanda na, baka may need ng palitan sa loob.
So para ma-check at malinis yan, kailangan muna natin tanggalin itong pinaka dalawang part na to. So dahil DIY itong topic natin, itong video, tuturuan ko kayo ng hacks kung paano matanggal yan ng walang ginagamit na power tools. Para sa mga naka-impact wrench, barilin nyo lang to pa counterclockwise, size 22 and size 19. Then tapos na ang usapan. Then para sa mga magdi-DIY na walang power tools at gustong diskartehan yung pagbabaklas nito, para sa inyo itong gagawin natin ngayon. Una nating tatanggalin itong part na to dito sa may part ng drive base. Ito yung hacks na ituturo ko sa inyo. Gagamit tayo ng pangkalso or pangtukod para hindi na umikot to at matanggal natin siya. Kasi kung makikita nyo, kailangan ng pangtukod ng mga to. So ang gagawin kasi is, dahil counterclockwise yung gagawin natin, tutukod natin siya dito. Kung makikita nyo kasi dito sa likod ng drive piece natin, may ipin yan. So sa ganung paraan, kapag inikot na po natin yung ating tornilyo or yung ating nut dito, may pipigil na po sa likod. So sa mga magtatanong kung delikado ba yan or makakasira ba yan ng ating panggilid, ang sagot po ay hindi, kung tama naman po yung pagka-proseso. Then after nun, matatanggal na natin itong drive face natin. Tapos sugutin lang natin yung ating belt. Then matatanggal na rin natin yung ating pull set. Dito naman, kakailanganin na natin ng white tool, guys. Ang ginagawa kasi niyan is para pampigil talaga. Hindi pwede yung isa lang yung pipigilan kagaya nito. So pag ganyan, mahihirapan kayo, hindi niya mapipigilan ng buo. So mas okay na ganito, white tool or bakal, tapos may kalso. So may nakita ko nag-improvise na ganito yung shape, ginaya nila yung white tool. So pwede nyo rin gawin yon. Pero kung gusto nyo bumili ng white tool, guys, at least may white tool man kayo, ilalagay ko yung link dito sa baba. So sa paggamit nitong white tool para dito sa ating clutch assembly, ipapasok lang natin. So pagkatapos nya, na-stabilize na natin yung white tool, gagamitin na natin yung ating 19mm socket wrench. So kapag nakuha nyo na, na-stabilize nyo na lahat, tutulak na natin pababa itong bakal natin. So yan, kailangan nyo lang ng matinding pwersa dyan, guys. At ayan, naikot na natin. So yun yung diskarte natin dito sa pag-DIY. So yan, pag nabukas na natin, dire-diretso na yan. Tapos may another washer din siya, guys. So yan, tabi lang natin to, guys. Pagkatapos nyan, mahugot na natin itong ating bell. So ito yung ating bell at ito yung ating clutch assembly. So kasama nyang mahugot yung belt natin. So tanggalin lang natin siya. At ayan, ito yung lilinisin natin at titingnan kung may depekto na. So bago natin buksan yung mga ito, linisin muna natin itong part na yan. So sa paglilinis sa part na to, pwede tayong gumamit ng anti-rust lubricant, CVT cleaner. Pero kung wala naman, yung iba gasolina, tapos yung iba tubig at saka sabon. Ang pinaka-concepto lang natin or pinaka-purpose is malinis itong lahat ng part na to, matanggal yung mga alikabok, mga dumi. Ayun, kung makikita nyo, kusa nang natatanggal yung mga alikabok natin. So yan, ayan, kung makikita nyo, medyo malinis-linis na. Habang pinapatulo natin, explain ko lang yung misconception ng iba about sa dragging. Kasi akala ng iba, pag nag-vibrate yung motor, kapag sinindihan natin, nagda-dragging daw. So ayan, kung makikita nyo, yung panggilid natin, wala yung clutch lining, wala yung clutch assembly, wala yung pulley. Start natin motor, tignan natin kung magbabibrate pa din. So ayan, umiikot siya. Pero tignan nyo yung ating motor, nagbabibrate ng konti. Ayan o, gumagalaw, babibrate. Akala kasi ng mga baguhang rider, lalo na sa scooter, kapag nag-vibrate yung motor, dragging na yon. So mamaya explain ko sa inyo kung ano talaga yung dragging sa ating motor at paano maiiwasan yan sa pamamagitan ng paglilinis ng mga assembly natin na yan. So dito na tayo sa mga parts ng panggilid natin. So meron tayo ditong clutch assembly at meron tayo ditong pulley assembly or drive base. So unahin natin yung pulley set natin. So dito sa pulley set natin, ito yung pulley set, ito yung drive base. Yung drive base natin,
kailangan lang natin tandaan dito, kailangan lagi siyang malinis. At dapat wala siyang kanto or parang lubak dito. So kapag nakita nyo yung may lubak na yan or may parang kanto, may biglang lalim, ibig sabihin nahubog na siya or gamit na siya. Kailangan nyo ng palitan yon. Pero kapag smooth pa siya guys, ayan, walang kanto, walang hukay, goods yan. Pwede nyo pang gamitin itong dry fish nyo. So dito sa ating pulley set, medyo komplikado yan dahil may mga parts pa yan. So una nyo titignan kung maluwag itong backplate. Hindi kasi okay na maluwag yan kasi nagkokos yan minsan. Isa yan sa nagkokos ng dragging dahil nga hindi okay yung kapit nito. Tapos kung tatanggalin natin, ayan, maybe yung cost ng pagluwag ay dahil itong slider piece. So dapat yung tandaan dito na yung slider piece is masikip siya dito sa backplate natin. So kapag maluwag yan, ibig sabihin hindi na okay yung kapit niya dito sa bakal at gayon din dito sa bakal dito sa ating pulley. So kapag di okay yan, kailangan na nating palitan. So may nabibiling set nito or kung kaya pwede natin remedyuhan by paglalagay ng lata ng coke. So gupit lang kayo ng parang rectangle, iipit nyo dyan para pag inipit nyo dito masikip na. Pero pinaka best option, pinaka advisable, palit na tayo ng slider piece. So tayo magpapalit na tayo slider piece. So dito sa backplate, titignan nyo lang kung marumi. So dahil yung akin medyo makalawang, kung gagawin lang natin dito is lilinisin. Check nyo rin kung malalim na itong part na to, kung saan yung bola natin is dito tumatama. Kung malalim na yan, may kanto, palitin na yung inyong backplate. Pero kung wala namang kanto, yung sa akin kasi, ayan, nalinis lang pero wala siyang kanto, wala siyang part na malalim. Pwede pa to, kalawang lang yan, linis lang to, itong backplate natin. Ito, slider piece, palit na tayo. Tapos, dito naman tayo sa ating pulley set. Ayan, makita nyo, may mga bola tayo. So, yung bola na yan, guys, ay kailangan bilog na bilog. So, umiikot kasi yan. Ito, nagkakaroon ng kanto katagalan. So, ang check nyo dito kung may kanto na. Pag may kanto na, palitan nyo na. Pero kung bilog na bilog pa, katulad yan, siguro linis lang to. Linisin lang natin. Okay pa to. Iikot pa yan ng maayos dito sa ating pulley set. Tapos, tignan nyo rin to kung medyo malalim na. Though, hindi naman agad-agad na puputpo dyan. Pero minsan, baka sobrang lalim na, hindi na pantay-pantay yung lalim nito. Pero ayan, kung makita nyo, visible naman, goods pa. Linisin din natin to. Linis lang din to guys ha. Ito, kapartner ng dry face natin, kagaya ng concept natin dito sa dry face. Pag may kanto na to or part na uka-uka, palitin na rin tong pulley nyo. So ito, makinis pa yan. Anuin natin ng kuko, kayurin natin. Okay pa, goods na goods pa. Punta na tayo dito sa clutch assembly natin. Ito kasi malaking kinalaman niya sa pagdadragging at sa performance ng ating motor. Kasi kung makikita nyo guys, ito yung tinatawag nating clutch lining. So itong lining na to, may malaking kinalaman para mapaikot niya yung ating gulong. So para magets nyo, papasok natin yan dito. Ayan, yung iba kasi hindi tama yung paglilinis niyan. Ayan, nakapasok na siya dyan. So kung makikita nyo, ayan, kapag iniikot natin yung gulong, hindi umiikot itong clutch lining natin. So, ang nagpapaikot talaga ng ating gulong is itong clutch bell natin. So, ilalagay natin yung clutch bell. So, kapag iniikot natin yung ating gulong, sasama yung ating clutch bell. So, ayan, kung makita nyo, ikutin natin yung ating clutch bell, sasama at sasama yung ating gulong. Ano naman yung kinalaman ng clutch lining para mapaandar yung bell? So, ito kasing clutch lining natin, ay bumubuka. Bumubuka yan, so mamaya explain natin pag natanggal natin lahat. Bumubuka yan at iniipit niya yung ating bell. So kapag naipit niya na yung ating bell, aandar na yung ating gulong. Ngayon, kung marumi po yung ating clutch lining or hindi po okay yung kaloob-looban niya, yung mga spring, yung mga ituturo ko mamaya, hindi rin po niya maiipit ng maayos yung ating bell. Kaya po hindi rin mapapaikot nang maganda yung ating gulong at minsan nagkukos pa ng dragging. So dapat nating malaman dito na dapat maganda yung status ng ating clutch lining, itong tatlong lining natin, at maganda yung mga components niya sa loob, malinis, mapalitan yung dapat mapalitan para na sa gayon maipit niya ng maayos yung ating bell at mapagana ng maayos yung ating gulong.
So para magkaroon tayo ng magandang insight kung ano nga ba yung components ng ating clutch lining, clutch assembly, bubuksan natin siya at makita natin kung ano yung mga dapat palitan, dapat linisin at dapat ayusin. So yung unang tatanggalin po natin dito is itong malaking nut na to. So kung di ako nagkakamali, sa impact wrench size 39, kung di ako nagkakamali ah. Pero kung magdi-DIY kayo at wala kayong impact wrench or power tools, pwede kayong gumamit nitong vice grip. So tuturo ko sa inyo yung technique. So in this karte natin guys, gagamit tayo yung vice grip tapos sasamahan natin ng Y tool. So mas maganda may ganito kayo, pampigil ulit natin to. Kung makikita nyo kasi, may butas siya dito. So ipapasok lang natin to. Tapos ipitin natin yung mahigpit na mahigpit ng vice grip. Pagkatapos, apakan natin tong Y tool para hindi gumalaw. Tapos pupukpukin natin yung ating vice grip counterclockwise. So papunta dito. So yan. Ayan, kung makikita nyo, umiikot na siya ng umiikot. Ayun guys, pag malapit na siyang matanggal, kailangan nakaalalay na kayo kasi pag tinanggal natin yan, sige, tanggalin mo. Ayan, mapwersa ito dahil may spring siya sa ilalim. So kapag hindi nyo pinabayaan nyo, tatalsik yan. So ganyan yung gandang process para hindi tumalsik. Ayan, kung makikita nyo may spring kasi. At ayan, ganito karumi yung ating mga parts. Ayan, para may idea kayo kung gaano kakapal yung dumi guys, ayan, kakayurin ko ng daliri. Ayan no. Ayan, super kapal. Ayan o, ang dami. So, unahin na natin buksan itong clutch assembly natin. Kung makikita nyo, may tatlo tayong clippers. Tatanggalin lang natin yan, pwedeng flat screw. So, isusoksok lang natin yan. Susoksokin lang natin. Tsaka natin, ayan, iaangat or iluluwagan. Ayan, tumalsik lang. Itsura nyo guys ha. Ayan, pang lock yan dito sa mga pin. So, ayan sila. Itabi din natin. Medyo maliit yan. Ingat na lang tayo baka mawala. So, after nyan, pwede na natin mabuksan itong plate natin dito. So, para matanggal yan, kailangan natin maangat yan eh. So, ang gagawin natin, pupukpukin natin itong part na to, itong mga nakasilip na to, para matanggal. So, gagawin ulit natin, flat screw, ito yung hindi nyo ginagamit. Tapos noon, pwede na natin siyang tanggalin. So, ayan, kung makikita nyo, medyo makalawang lang. Linis lang to. So, ayan, pagkatanggal natin itong plate na to, makikita natin yung mga clutch lining natin na nakaano sila ng spring, nakakapit sila sa spring. So, next step natin, tatanggalin natin itong mga spring na yan. So, para matanggal itong mga spring natin, gamit lang tayo ng pliers. So, mas maganda hugutin natin siya dito sa part na maliit kaysa dito sa mahaba. So yun, natanggal na natin yung mga spring, no? Balikan ko lang yung konsepto natin kanina, guys. So dito, yung clutch lining, yung trabaho niya, ipitin yung bell para gumalaw na yung ating gulong. So para bumuka itong clutch lining natin, meron siya mga component dito, which is itong mga spring, na may kinalaman rin sa pagbuka nito. Kung makikita nyo, ayan, bumubuka yan. So dito, nakaipit siya sa kada spring or sa kada clutch lining itong mga spring natin. Ngayon, ang i-check natin dito guys is kung maganda pa yung butas ng pinaglalagyan ng spring natin. Kasi kung medyo pudpud na yan, medyo malaki na yung butas, nagkakaroon na ng epekto dun sa space. Kumbaga, bumubuka na ito ng wala sa tamang tiyempo. So, kailangan nasa tamang butas pa rin yan. So, ito, medyo oblong talaga yan. Ang iniingatan lang natin is maubos yan at matanggal na siya dun sa pinaglalagyan niya itong spring natin na to. Tapos, itong mga spring natin, minsan pinapalitan niya lang yan kaso matagal na panahon niya nasisira. May tamang strength din to kung saan kapag humina ito, is papangit na rin yung paghatak niya dito sa ating clutch lining. So, next naman na titingnan natin, ito. Ito kasing pinaglalagyan ng clutch lining natin, minsan sobrang sikip. So ang kailangan lang natin dito is lagyan ng pampadulas, linisin, lagyan ng grasa para pag nilagay natin ulit,
mabilis na siyang luluwag, mabilis na siyang sisikip. Kumbaga, freely na siyang nagmo-move dito. Wala nang sagabal sa kanya. Dito naman sa ating clutch lining, ito yung pinaka-importanting bahagi. Ito naman guys, napupudpud din nito. Ito yung pinaka-dumidikit sa ating bell. Kaya naman kapag marumi yung ating bell, marumi yung ating panggilid, yung ating lining, nagkakaroon ng dragging dahil yung alikabok, pumapagitan siya dito sa pagitan ng dalawa, itong clutch lining at yung bell natin. Kaya naman minsan nagkakaroon ng dragging, dumudulas, gumagasgas sa hindi inaasahang pagkakataon. So ayan, yung mga component na yon, yung kailangan nating tandaan, palitan, linisin kung sakali mang sira, para na sa gayon maganda yung performance ng ating clutch lining at saka yung contact niya dito sa ating clutch bell. So linis at palit kung kinakailangan. So add ko lang din, paano ba natin malalaman kung palitin na itong lining? Actually yung buhay nitong lining is matagal naman siya, siguro mga 20k kaya niyang umabot. Pero depende, depende sa inyong motor. Minsan kasi may mga maagang nagda-dragging dahil mabilis mapudpud itong lining nila. So kailangan i-check nyo rin, kung tignan nyo kung tama pa yung kapal, kung hindi pa nababawasan yung performance ng motor nyo. Kasi minsan yung cost ng pagbagal or pagpangit ng performance ng ating motor at saka yung pagda-dragging is dahil sa manipis na yung ito, pinaka-lining natin. Hindi na siya agad umiipit sa bell natin. Pero sa case na to guys, pwede pa to, itong ganitong klaseng lining, ganito kapal, pwede pa to, linis lang to. Dito naman sa ating clutch bell, basically linis lang kailangan dito. Pero may tendency kasi na baka siraan yung clutch bell natin kasi minsan yung part na to is sobrang napuputpud na, sobrang lumuluwag na din. Kaya naman nababawasan din yung performance ng motor. Hindi niya na mahabol ng clutch lining yung bell natin dahil minsan putpud na. Kapain nyo lang tong side na to. And kapag may naramdaman kayo na biglang umangat or biglang bumabaw, ibig sabihin may difference na sa level nito tsaka nung kabila kung saan tinatapakan ng lining yung bell natin. So sa ganon scenario na kapag may part na malalim na, palitin na rin yung inyong bell. Pero kung ganito, makinis na makinis pa, ayan kung makita nyo, wala pang guhit yan, wala pang mga sugat-sugat, pwede pa to, lilinisin lang natin. Dito sa ating torque drive, kung makikita nyo, may nakaipit pa dito. So, kamayin lang natin para matanggal itong part na to. So, yan, ikutin lang natin. Tapos, makikita na natin tong kaloob-looban niya. So, dito may, parang may pin tayo, tatlo yan. So, itong mga pin na yan, pwede natin pantanggal yung plies. Pero minsan, kusa na rin yung natatanggal pag ginalog lang natin. Ayan, kung makikita nyo, bigla na lang natanggal. So, kapag natanggal yan, pwede na natin iangat to. Ayan, pag naangat na natin, makita na natin yung ating torque drive. So, dito, kagaya ng konsepto dun sa kabila, yung drive base, tsaka yung pulley set natin, kapag may kanto na dito, palitin na. So, tingnan yung kabilaan. So, yan, yun kasi yung ginagapangan ng belt. So last na i-check natin is itong belt natin. Usually 20k odo bago sila masira or pinapalitan. Pero para i-check, tignan nyo lang yung loob kung malaki na yung crack. So kaya kung makikita nyo, may mga small crack siya dito sa loob. Yung mga ganito, normal pa lang naman yan kasi nagkaganyan talaga yung mga belt. Pero kapag yung ano niya, yung punit niya is umaabot na dun sa gitna or parang nabibiak na siya, yun na yung palitin na belt. Tsaka kung minsan kapag medyo pagpag na yung belt nyo, palitin na yon. So yun yung sign natin sa belt. Pag nalinis na natin, nasabunan na natin, natanggal na natin yung mga alikabok, mga dumi,
tapos napunasan na natin, pwede na natin siya ulit i-assemble. So, kung paano natin siya dinis-assemble, ganun din natin siya i-assemble. So, i-ready lang natin yung mga ipapalit natin. So, tayo, meron tayo dito ng slider piece. Ito yung ipapalit natin dito sa luma. Ito kasi maluwag na. Tapos, mag-ready lang tayo ng maraming grasa, tapos mas maganda yung high temp. Kasi, lalagyan natin yung mga dapat lagyan para hindi sila na-stack up. Tsaka para dumulas ulit, lalo na yung bearing natin, lalagyan natin yan ng mga grasa. Unahin lang natin tong clutch assembly. So, lalagyan natin ng grasa itong part na to. Kasi ito yung pinaglalagyan ng mga clutch lining natin. So, ito yung pinaka minsan na-stack up kapag matigas na or makalawang. Ayan, na-stack up itong mga clutch lining natin. So, pag kinabit natin siya, ayan, super smooth na niya. Hindi na siya na-stack up. Magaan na siyang nag-a-adjust. So next naman, dito naman tayo sa pulley set natin. So sa 150, click 150 yung bola natin, parang identical sila, so halos parehas ng side. Pero sa mga 125, mayroon silang isang side na parang naka-cover itong bakal, tapos yung isa parang open lang na ganito. Sa ganong scenario, yung mga 125, yung direksyon ng paglalagay ng bola is clockwise. Ibig sabihin, yung likod na part yung nakatakip, tapos ganito yung position niya. So ganun lahat, isang direction lang. So dahil dito sa 150 identical sila, pareha sila ng side, kahit anong side pwede yan. So yun, lagay lang natin yung bola natin. So dito naman tayo sa backplate. Bali yung luma natin na mga slider piece is sobrang luwag na, kung makikita nyo, nauhulog na lang. So yung binili natin bago, ito para kay George talaga to, pero ito, kasya rin siya sa 150 ay Scarlett. So, ito, bago. Tignan natin kung ano yung difference nila. So, ito yung luma. Tanggalin natin. Kung makita nyo, sobrang luwag. Yung bago, guys, pag nilagay natin, ayan, masikip pa. So, kinakailangan pa ng pwersa. So, yun talaga yung ano, nangyayari sa slider piece. Kaya, ano, lumuluwag siya, naluluma. Kaya naman, kapag lumuwag na, kailangan na natin siyang palitan o remedyuhan. Lagyan natin pang ipit. Kung sakaling wala pa kayong pampalit, lagyan nyo lang ng pang ipit para sumikip. Pero best advice talaga na palitan na siya. So ayan, buti na lang nakabili tayo ng bago. Ayan, lalagay lang natin. So ayan, nailagay na natin siya. Super compact niya at hirap din ilagay. Pinukpok ko pa yan. So kung makikita nyo, kahit tagtagin natin, hindi natatanggal. So di tulad nitong mga luma, pagkakabit natin, pag gina niya, nahuhulog. So, try natin ikabit sa natin, pulley. So, kung matatandaan nyo, sa bandang intro, nung inaalog natin, gamit pa natin lumang slider piece. Ayan. Umaalog siya kapag ginagalaw. Ito, tignan nyo guys, walang kaalog-alog. Sobrang sikip, sobrang compact. So, yun yung isa sa tinitingnan nyo or dapat nyong bantayan itong slider piece. Una natin kakabit yung pulley set natin. So, para hindi tayo mahirapan. Ayan, nandito na yung bola, mga fly ball, backplate.
Tapos ito yung bearing. So sama-sama na siya diyan. Isahan na lang natin ikakabit. Ayun, swak na swak 'yan. Ayun, tapos i-push lang natin yung bearing dito para sumagad. Then after noon, isunod na natin itong clutch assembly natin. So sa pagkabit ng clutch assembly, isasama na natin yung ating belt. So yung orientation niya ganito, nakaharap yung malaking nut dito. Tapos pasok lang natin tong belt. Take note lang pala sa pagkakabit ng belt, mayroon kasing tatak yung inyong mga belt, lalo na yung stock. Ito dapat nababasa natin yung Honda. Ayan, pag nababasa natin yung Honda, ayan, may kita nyo yung Honda, tayo lang natin. So ganyan yung orientation niya. Tapos ipasok lang natin itong clutch assembly. Tapos pasok na natin siya dito. So yan, pasok lang natin. Swak lang natin. Kailangan yung belt nyo, alalayan nyo. Kasi may ipit yan. So swak na swak lang siya sa ating crankcase. Then after naman, yung belt dito, isampa natin dito sa bearing. So kailangan nakasampa yan. Ayan, nakasampa na. Pag nakasampa na, pwede na natin ilagay itong drive face. So pasok lang natin. Then kakabit na natin yung mga nut natin. So, ayan, nailagay na natin siya lahat. Try natin siya start para makita natin yung condition niya. Makikita nyo, super smooth, super thinning. Yung belt natin, wala siyang pagpag, smooth na smooth. Tapos, hindi siya maingay. Super tahimik niya. Conclusion, kung makikita nyo naman yung ginawa natin, halos kulang-kulang 3 hours or 4 hours yung buong proseso ng ginawa natin. So, sobrang detalyado, sobrang dami na nung nilinis natin, pati yung mga kalawang nilinis natin. So, kung magpapagawa kasi kayo sa mga motor shop, sa mga kasa, maabot lang sila ng 30 minutes to 1 hour para tapusin yung buong paglilinis. Which is hindi naman talaga malilinis ng buo or hindi nila madidetail ng buo sa ganong kaikling oras lang. So talagang mas okay na alam natin linisin, alam natin yung proseso. Tsaka alam din natin yung papalitan natin kung sakali man sa mga tinuro ko. Yun, alam nyo na yung mga papalitan nyo kung sakali man mag-check kayo ng inyong panggilid. Tapos kung wala man kayong gamit, ayun, natutunan natin dito kung paano mag-DIY. Gumawa ng mga diskarte kung paano siya mabubuksan kahit walang power tools. So, ayun, mas lamang yung alam nyo yung inyong panggilid, lalo na yan yung pinaka-maintain, kailangan i-maintain natin sa ating mga scooter. So, kapag mas na-maintain natin yung ating panggilid, mas nababawasan yung risk niyang magkasakit or magkasira or magka-aberya. So, mas okay na alam natin linisin ito para nagagawa natin siya sa kahit anumang oras na gugustuhin natin. So, ayun lang para sa video na ito. See you sa mga susunod na tutorial natin. The more you click, the more you know. Usapang DIY linis ng ating CVT. Bye-bye!